Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Giga sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa aking channel. Welcome to Kegel TV, guys. Yes, nabanggit ko po sa inyo, guys, na meron po tayong Facebook group. It's www.facebook.com/KegelTV. Please do follow and like me on Facebook as well, dahil doon po ako madalas nag-upload ng mga posts and updates regarding my YouTube channel. So for today's video, it's another vlog, guys. Kahapon, nag-upload ako ng sit-down video about nursing interview questions na naranasan ko noong nag-apply ako as an LPN and as an RN dito sa my Calgary, Alberta, Canada. So disclaimer lang, guys, no, maaring mali yung mga sagot ko. So feel free na mag-comment sa comment section ng video na yon, na magdagdag kayo ng pwedeng tamang sagot or alam mo yung mga konting sagot na maaari makatulong sa ibang aplikante dito sa Canada. Baka, ayun, so let's help one another. Constructive criticism, feedback, kung anong gusto nyo idagdag doon. But anyway, guys, for today's video, it's day 48, guys. Day 48. Ngayon lang. Ito yung labi ko. So day 48 na mag-isa tayo dito sa bahay. And sa totoo lang, hindi ko alam yung gagawin ko ngayon. Today is my day off. So kahapon, nag-gardener ng lola mo, bumili ako ng noong lawn seed nung isang araw. Papakita ko sa inyo ang itsura ng lawn seed na nabili ko. And then, nagbonggang sprinkle lola mo sa my garden namin sa back, sa likod. Tapos, nag-water-water the plants ang lola mo. Pagkatapos ng water-water the plants, after 2 hours, umulan ng bonggang-bongga. So, ganun din. Parang nagsayalan din tayo ng tubig. Anyway, we will start the day muna. So today nga pala is May 8. Syempre ma-upload ko to mga 4 days from now. Pagpasensyahan nyo na kasi nag-ipon tayo ng vlog. Yun. So we'll start the day muna by making coffee. So sabay-bayan nyo ako in 1, 2, 3! Ayan na, our coffee. Goodbye Starbucks na tayo, best. Malaki na titipid ko sa coffee dahil sa coffee machine na to. So this is our coffee. This is our cafe latte. So guys, gusto ko lang pakita sa inyo yung seed na binili ko para sa lawn. Dito sa may sulok na ano yun, ng kotse ko eh. Ayan. Buksan lang natin yung ilaw. Ayan, dito tayo. Madilim. Ano ba itong ginagawa ko? Ito siya. Ito pala yung pang ano namin, pang yung mower namin, electric. So ito yung nabili ko, oh, Turf Builder. Wow! Ang sabi nila dito, okay siya for any season. So ilagay ko siya. Kasi ang sabi sa YouTube, kapag nilagay ko siya every often naman, kasi may chemical nga siya, mamamatay naman yung seed. Ay, mamamatay yung lawn. So 3 to 4 weeks lang every 3 to 4 weeks ko na siya pwedeng ilagay. Kung hindi, dead balls ang lawn. Kundi mamamatay siyang lahat. Magiging brown siya lahat. So ngayon, papakita ko naman sa inyo ang itsura ng aming lawn ngayon. After 1 day, charot. After 2 days naman. After 2 days, ito pala namin ilalagay yung aming mga tawag dito. Recycle. Ayan. Wow. May pera kasi sa recycle, guys. So, hindi ko alam kung paano ko siya ihahatid kina mami. Tsaka, sarado kasi ang recycle area ngayon sa Calgary. Kasi di siya considered, ano, Chorva Eklabu. Hindi ko naman siya mabanggit. Kasi magkagalit si Whitey. Anyway, guys. Ito yung perennial plants namin. Dito kasi matambak yung snow dati. Ito buhay pa yan, no? Kaso ito, parang dead balls na siya. So, hindi ko alam. Eh, wala pa naman, mag-isa pa lang ako. Dinidiligan ko siya nung isang araw. Pero parang di na siya tumutubo. Dead balls na ba to, guys? Kasi kung dead na siya, ano yun? Wala na siya. Kukunin ko na lang siya, tapos bibili na lang ng bago. Pero ayan, itsura ng lawn namin. Green na siya. Kasi itong sprinkler na to, since wala nga akong time na mag-chorva eklabu, binili ko siya. Ayan, ito sumiikot siya. Tapos this is our apple tree na mukhang dead balls na rin.
na hindi na kinaya ang winter. Kasi ang haba ng winter namin for this year, ano, apple tree. Wala man siyang buds. Ay, nako. Kaya hindi ko alam. Asan yun, eh, pa rin ang itsura ng aming likod. Kasi wala pa tayong budget. Alam yun, ha? Mag-isa lang tayo, mga besi na nagbo-work. Ay, so, ayan. Hindi ko pa alam gagawin namin sa deck. Wala pa akong idea sa deck. Pero hindi naman siya importante. Tapos, ang pantakip namin dun, no, plastic. Kami lang yung plastic. Actually, isang plastic doon. And then, dito sa likod is another plastic na naman. Kaya nakakaloka. Kami lang among the neighborhoods yung nakaganyan, naka-plastic. As in, nakakahiyaman pero, diba? Dead ma lang. Anyway, pasok na tayo ulit. Kasi maginaw. At nagluto ako ng sinigang na baboy with super daming gulay. May string beans, may bok choy. Wala kasi kami yung mga gulay na hinahalo yung inahalo nyo sa sinigang dyan. So, pagpasyasyahan nyo na kung ito yung mga sahog ko. Kasi nga, wala kami dyan. Yung mga ingredients na nabibili dyan dito. Bok choy yung ginamit ko. Tapos, ano pa ba yung ginamit ko? Kamatis. Labanos meron. Kaso, best, ang laki ng labanos. As in, dalawang dangkal. Anin ko yung dalawang dangkal. Best, kasi mag-isa lang ako. Tapos, ano pa hinalo ko? Okra! Oh, I love okra. Grabe. Kasi ito yung kinalabasan niya, bes. Oh, pack! Oh, isang container pa lang siya, bes, oh. Pakita ko sa inyo. One container pa lang yan. Kahapon, imbilis na ito yung kainin ko. Nakakaloka. Kasi naglilihi talaga ako sa spam. Kasi may mga times na, aminin nyo guys, kayo rin. May mga times na kahit gaano ka bongga, gaano ka chorva eklabu yung ulam nyo, naglilihi pa rin kayo sa, meron kayong pinaglilihan na simpleng food. So kahapon, meron nagluto si mama ng meatballs, na pinadala niya sa akin. Tapos, meron akong sinigang na baboy. Tapos, sabi ko, hindi siya yung ano yung taste bud ko. Mas gusto pa rin talaga yung tao dito, yung spam. So nagluto talaga ako ng spam ng bongga-bongga. And hindi ko rin siya naubos ng bongga-bongga. So ito yung natira ng spam sa akin. So ayan, tada! Alalaki ng hiwa ko, best, diba? Pang mayaman yung hiwa niya. Kasi pang malakasan. Hello guys, so nag-iinit na ako ng aking ulam. Nagmukha siyang sinigang na okra. Kasi puro okra pala siya na-realize ko. And then, papakita ko sa inyo kung gaano kadaming yung kinawa kong ulam. Maliit lang kasi itong pinggan namin. Hindi siya kalakihan. Actually, parang platito lang siya. Kaya mukha siya madami. Wow! Aray ko, ang init. Aray ko. Ayan siya, oh. Parang platito lang talaga siya, guys. Oh, diba? Kaya mukha siyang malaki. Pero, yan. Ayan! Puro gulay! Gulay is life! Kain tayo mga besh. Sabi sa inyo, mukha siyang okrang sinigang. Sinigang na okra. So, ito. Lagyan natin siya ng juice. Wow! Yummers! Kunwari healthy. Ayan. So, kakain muna tayo. Hindi ko na alam, besh, kung anong gagawin ko sa mga pimple ko. Kasi, tumutubo siya eh. Dahil, pag gumagamit ako ng katsurbahan sa work, di ko mabanggit kung ano yun, alam ko, napaka-sensitive kasi ng skin ko. But anyway guys, gumagamit ako ng Proactive ngayon, binili ko yun dati para kay mama. Pero okay na yung skin ni mama. Di ko na alam gagawin kong araw na ito. At paikot-ikot na ako sa bahay. Ito pala yung tsura ng harap ng bahay. Save me guys. Mag-isa lang ako sa bahay. Ay naku, ayan o, pati ang halaman namin sa harap, patay na rin. Ano ba yan, lahat na namatay. Ako na lang nabuhay. Meron ba kayong idea ng pwedeng gawin guys? Ay, nakapaglinis na ako ng isang araw. Nakaligo na ako. Tinatamad ako mag-treadmill. May treadmill sa baba. Tsaka kakakain ko lang, guys. Alam niyo ito. May double chin ako. Double chin.
Kaso hindi ko alam gagawin ko sa double chin ko. May napanood akong exercise sa YouTube. Sabi niya ganun daw. Ganun-ganun daw. Para matanggal yung double chin. May mga angulo talaga na, ayan o, ayoko ng gantong angulo pa nagbablog ako. Sabi ko nga sa kapatid ko, yung kapatid ko kasi nasa Pilipinas. Accountant siya doon. Sabi ko sa kanya, mag-vlog na siya. So kung nanonood ka ngayon, mag-vlog ka na, sister. Pero natatakot siya mag-vlog kasi nga sa mga bashers. Ni ako, nasanay na kasi ako sa bashers. Sa nagbabash ng mukha ko, sa nagbabash ng sa kilos ko, alam niyo na, sa mga ano, hindi naman kasi accepted lahat ng tao yung gantong sexuality, di ba? Identity. And then, aside from that, di naman ako artista, di naman kagandahan ng ating face lock, bako-bako yan, puro acne. So, nababash din tayo ng may kabonggahan. Pero, hindi niya nakikita yun sa mga comment section kasi minsan binablock ko na yun, no? Pero nababasa na, pero ko tao lang tayo, best, ano tayo, robot? Tao lang tayo, nasasaktan din tayo minsan. Pero, minsan, push lang. Kaya sabi nga sa kapatid ko, kung gusto niya mag-vlog, kayo sa mga gusto niyo sa mga gustong mag-vlog diyan dahil nga ano, nasa bahay lang kayo. Go for it, go lang ng go. Kibera sa mga bashers, no. At least nanonood yung mga bashers sa mga vlog mo. Sinusuportahan nila kayo. Hello guys, ang gabi ang katinang ano ko. Meron akong ano, hindi ko alam kung anong tawag diyan, pink eye. Sakit. Anyway guys, hindi ko alam kung allergic reaction ba siya ng kung ano. But anyway, so sumasagot ako ng mga messages ninyo dito sa my Facebook. Tapos, may nag-doorbell. And then, naalala ko that may darating palang package from Inspired Go. So, sa mga taga-Canada, sa mga taga-Calgary, company siya na nag-deliver ng food. Kung gusto niyo umorder ng salad. Siya, ano, ang pangit na itsura ko. Wala, sama. But anyway, guys, wala. Ano kaya to? Ay, ako, sakit na mata. But anyway, so ito, papakita ko sa inyo. Ayan, oh my God! Ryan, nakpil! Ayan, buksan na natin siya, guys. I'm so excited to open it. Buksan natin siya ng may kabonggahan. Ayan. So, wala akong binayaran dito, actually. Ito po ay free para po sa lahat ng mga nurses na pumupush at nakikipaglaban para sa kapayapaan ng ating mundong ibabaw. Oh my God, ang dami nilang binigay. Oh my God, ang dami. So my God, ang dami talaga. Ano to? Mexican burrito bowl. Oh my God. Oh my God, ang dami. Oh my God, ang dami kong food. Tapos meron silang classic Cobb salad. Oh my God. Tapos meron silang, meron namang Mexican burrito bowl na naman. Oh my God. Ano to? Singapore fusion bowl. Oh my God. Lima. And then, superfood salad. Oh my God, lima. Ina-expect ko lang actually tatlo. Oh my God, isang ganto. Siguro mga tatlong tao kakain yan. Hindi ko naman siya kayang ubusin. Ayun o, thank you. Ayun, nabahala magbasa niyan. So, libre siya guys. Grabe, nakakatuwa. Ayun o. Thank you for everything you're doing during this time. So, Aglabu, ayan, nakakatawa naman, thank you. Maraming salamat po sa inyo. And then, meron pa siyang palibreng push na, ano, tawag dito, avocado. Maraming salamat, Inspired Go. Ilalagay ko yung kanilang Facebook churva sa may ibaba. Grabe, ayan, ang dami. Nakakatawa naman. Hello guys, so grabe yung mata ko. Wala mag-eyeglasses kaya ako habang nagbablog. Ganyan kaya. Ang kati kasi! Oh my God! Asensya nyo na. Huwag nyo na lang tignan habang nagbablog ako. Ganyan na lang. So guys, let's talk about life. Anyway. So, hello! Nakaka-bother siya. Ang kati! Anyway, so nag-deliver nga ng food.
parang dead ma lang. Ayan. So, na-deliver nga ng food. Tapos kausap ko si na mami at daddy kanina. Tsaka si Brian. And since ang daming ang bowl ng salad na binigay sa akin, so, tinawagan ko si Brian kung pwede niya i-pick up yung ibang mga salad. Kasi masisira lang siya sa akin. And ayoko naman masira yung food. Lalo na perishable. Perishable! As in, di ba? Salad siya. So, masisira siya. And knowing me, knowing you, knowing everyone else in this community, knowing all the subscribers, knowing everyone else in the world, charot, masisira talaga siya sa akin. So, ito. Ayan. So, lima yung binigay sa akin, pero ibibigay ko sa kanila yung ito. Kasi malambot na to, oh. Malambot na siya. Tatlo ibibigay ko sa kanila. As in, malaki siya, bes. Tapos sabi ni mama, gusto niyang pinapadala niya tong Old Spice, itong ube, hindi ko alam, ube drop. Tsaka itong pancit malabon. Na, ayan. So, ilalagay ko lang to sa labas kasi pipikapin to ni Brian mamaya. May araw na, yay! Pero gusto ko pa rin siya umulan para hindi na ako mag-delay ng buong linggo. Yeah, buksan natin. Ayan, ang isura ng ating garage ulit. Pakita ko na sa inyo kanina. Focus natin. Ayan, nakafocus na siya. So, dito ko nilalagay yung mga eklabu. Ayan. Lay ulit natin dyan. Ay, pucha. Pucha. Ayan. Bukas din naman yun. Lagay lang natin dyan yung box and pipick up ni Brian yan mamaya. So, ito yung unang salad na ito. Try ko yung cob salad. Wala akong dressing eh. Pero, ay, may dressing sila. Ang ganda ng pagkaka-package nila, guys. So, text. Pwede lang. Ay! Ano ba yun? Walang galing. Ang ganda, oh. Ito yung pinaka, ano, palaman niya. Palaman. Tapos ito yung ay, ang galing. Ito pala yung dressing niya. Sabi ko wala akong dressing, pero may dressing. So, ito yung leaves. So, ito yung pinaka nilalagay, toppings niya. Ang galing. So, ito kakainin ko ngayon. Siyempre, magugas lang tayo ng chorva eklabu. And then, push. Hello, guys. Nawawala na yung pink eye ko. So, ano, hindi talaga siya, ano. Hindi talaga siya real pink eye. Kasi nga nung naliligo ako, parang may parang pilik mata na tumama dyan sa may ano lower eklabu eyelid na yan. So, ayun. Pero nawawala na siya tumama. Kaya huwag kayong mabahala, hindi siya infectious. So, papasok pa rin tayo bukas. Anyway, nalibot ko na itong buong bahay. So, libutin din natin ulit. So, kung di pa rin nakakalibot, mag-tour tayo ng medyo mabilisan. This is our china cabinet. Oh, nandito na tayo sa living room. O, konting ano lang, laban lang. Oh, mas ikot ulit. Oh, di ba? Ang saya lang, besh! Oh, ito na naman tayo sa kitchen tour natin. Oh, nakaikot na tayo. One lap is done. Oh, pack! Ito na naman tayo. Ikot-ikot, walang magawa sa bahay kapag mag-isa ka lang. Day 48, besh! Woohoo! Mag-golden na tayo. Mag-day 50 na tayo in 2 days. So, scoop, besh. Wala tayong ano. At ang buhok natin. O, kamusta naman ang barbershop? Never akong naging ganito siguro kahaba. Ah. Crash landing on you. Ang peg. Bagay pala to. Hala, bagay. Nakakaloka. Bagay pala, siguro ganyan na lang ako para matago yung mga pimple ko. Pimple, tago kayo dyan ha. Ang problema kasi sa pimple ko, dumadami na nga sila. Sana, sila sa ekonomiya. Pero hindi na nga sila nakaka-unlad sa ekonomiya ng aking face, diba? Nakaka-ano lang sila. So, bye muna. Please do not forget to like, comment, and subscribe. Salamat po sa lahat ng nanonood. Kahit malang kwenta, if you made it this far, I'm so, so proud of you, mga best! Gusto ko kayong panggigilan. Gusto ko kung kayong kurutin sa singit dahil I'm so proud of you guys. Okay, so, bye-bye muna. And I'll see you on my next vlog, guys.